What's up, guys? Nandito na naman tayo para sa isang diagram. Ang ginawa nating diagram ngayon ay cooling fan wiring diagram, EcoSports 2017 to 2020 model. Okay, bagong lahat, kailangan natin malaman ang mga parts niya, no? Ito po ang cooling fan resistor. Ito po ang cooling fan motor. Ito naman ang PCM or tinatawag na powertrain control module. Ito naman ang battery junction box kung saan nandoon ang mga fuse. Kung napapansin nyo, merong relay. Tatlo po yan. Ito po ang engine fan relay. Number one, low. Ito po ay low. Ito naman ang engine fan relay. Two. Ito po ay high. Ito naman ang relay na ito ay PCM power relay. Kung napapansin nyo itong source, no? From fuse. Ang na-verterte kasi ng terminal ng relay ay hot wire talaga yan siya from fuse. Kung napapansin nyo ito, ito. Pero ito napapansin nyo, ang number 36 ay nagkadugtong dito. Kasi ito po ang magsisilbing magkocontrol dito para dito sa high and low. Okay. Ito, complete na to. Pag switch on mo, automatic, gagana na siya. Kasi itong powertrain control module, ang ibibigay niya dito ay ground para mag-output siya ng current papunta dito sa number 86. Itong papagaganahin niya yung dalawang relay. Engine fan relay high and engine fan relay low. Gumagana lang po ito, guys, dahil ito depende rin sa PCM. Kung halimbawa ang init na makina ay sobra-sobra, no? 200 degree Fahrenheit halimbawa. Naglilink din kasi yan, guys, sa thermostat. Ang thermostat gagana siya na pag umabot na siya ng 200 degree Fahrenheit ang init ng makina. Tapos ang water temperature sensor niya ay magre-relay yan dito sa PCM. Kaya pag nirelay niya na sobrang init, ang high po ang papagaganahin ng PCM. Ito yun siya. Bibigyan niya po ng ground dito para mag-complete circuit siya at lalabas ang current dito sa number 87 papunta dito sa cooling fan motor. At gagana ang cooling fan motor, ang blue ang auxiliary fan niya para mapalamig niya ang condenser at ang radiator. Yun. Kung napapansin nyo, magkatabi lang yung condenser at saka yung radiator. Kasi para mapalamig ng cooling fan motor. Tutulungan niya po yung coolant o tutulungan niya yung radiator sa pagpalamig nito. Ngayon, pag lumamig na yung makina nyo, pag below ang ang init na makina, ang temperature niya below 200 degree Fahrenheit. So ang gagana na naman, ang pagkaganahin niya, i-cut out niya dito ang high. Ang pagkaganahin niya naman, ito ang low. Dito siya mag-supply para gumana ang low. Dadaan siya dito sa cooling fan resistor para low ang mapapaikot niya dito. Tapos, pag umangat na naman ang init, kasi ang init ng makina ay tumataas, bumaba, kailangan bumaba. Kasi ang engine natin, mayroong thermal heat na tinatawag na kailangan marating niya ang init na ganon. Pag marating niya ang init na ganon, yun, pagkaganahin din ng PCM, itong high. Tapos pag below naman ng 200 degree Fahrenheit ang init ng makina, ika-cut out nyo naman dito yung supply na ground dito sa relay. Mawawala ng supply dito sa cooling fan at ang pagkaganahin niya itong low. So, iikot siya pero mahina siya. So, ganyan, guys, ang laro ng cooling fan wiring diagram. Kasi dapat meron dito, tayo dito na water temperature gauge, water temperature sensor, at saka EC motor. Kasi naglilink po yan sa thermostat. Kung ang thermostat ay gumagana siya, nagbubukas siya, pag 200 degree Fahrenheit na ang init, mag-open ang thermostat
gagawa natin ang water temperature sensor. Nagli-link po yan papunta dito sa EC motor. At gagana ang EC motor, gagana na siya ang aircon. Yun. Kung napapansin nyo, lumalakas siya dahil nagli-link siya. Dahil ito, lalakas din siya. Pag gumana din ang EC motor, ay lalakas din ang cooling fan niya. So, kung minsan napapansin nyo na napakalakas ng cooling fan motor nyo dahil po sa minsan sobrang init na makina. Ganun po ang trabaho niya. May minsan ka na naman na napapansin na mahina lang yung ikot ng auxiliary fan mo dahil po ito ang gumagana. Maglulohin siya. Okay guys, sana po nakatulong sa atin ito. Hanggang sa susunod na video, abangan nyo na lang. At huwag kalimutan sa pag-subscribe at pindutin ang button. At huwag kalimutan i-share para naman sa mga iba natin mga gustong malaman ang cooling fan wiring diagram ng EcoSport 2017 to 2020 model. Okay guys, abangan ang sunod pong video. Maraming salamat po.